Hello mga ka-moms! At sa wakas ngayon natapos na nga ang aming pag-enroll para nga sa aming mga anak. Dapat nga ipauwi na nga kami pero nag-aya nga itong si ate. Nadumaan na nga muna kami dito sa aming eskwelahan dati. Nung kami nga ay elementary at ayan nga, kitang-kita ko pa nga yung dating tambayan namin. Naalala ko pa nga nung mga classmate ko dati, dito nga kami tumatambay para bumili nga kami ng hotcake at palamig. At alam nyo ba ng mga panahon na napakamura po talaga ng bilihin dahil piso-piso nga lang ang kanilang mga paninda rito. Kaya naman talagang sa halagang 5 piso na binabaon namin, kami ay busog-busog pa rin naman. Naglalaanan talaga namin yung aming pera kapag uuwi kami. Dahil gustong-gusto talaga namin yung palamig at hotcake nila. At kung sa kantin nga kami bibili, talagang hindi naman din kami mabubusog dahil nga medyo kamahalan nga yung mga paninda doon. Kaya naman ang natatabi naming pera ay nilalaan talaga namin para sa palamig at hotcake. At nung papalapit na nga kami sa aming pakay, ito yung inakala ko nga ay eskwelahan ng high school kung saan nga in-enroll namin ang aming mga anak. At talaga namang gulat na gulat talaga ako nung makita ko nga ang laki ng pinagbago dito sa aming dating eskwelahan. At tinitigan ko nga ng gusto at kung saan nga mapunta itong eskwelahan na to. At nagulat talaga ako na ito pala ay ang aming dating eskwelahan no, kami ay elementary pa at sobra talagang laki ng pinagbago niya at ang lalaki na talaga ng mga building. Akalain mo ba naman after 23 years? Mula kasi nang gumraduate ako ng grade 6 ay hindi na nga ako talaga nakabalik dito. Kaya naman talagang ako yung manghang-manghan nung makita ko nga ang aming dating eskwelahan. Ibang-iba na talaga ito at napakaganda. Sobrang laki ng pagbabago at sobrang dami na sigurong mga nangyari dito. Ako man ay hinayang na hinayang dito nang hindi ko nga mapa-enroll ang aking anak. Gawa nga ng napakalayo. At naalala ko lang kasi noong mga panahon nga yung ako ba ay bata talaga naman ako ay sobrang nalalayuan sa eskwelahan na to. Kaya naman nung magkaanak na nga ako at mag-aaral na, hindi ko na nga naisipan na dito na siya i-enroll. Gawa nga nung napakahirap nga rin kasing bumiyahe o maglakad dito, mag-isa. So kasi sa lugar namin ay halos nga sa Pag-asa na nga nag-aaral. Kaya naman naisip ko na nga lang din na doon ko na lang din siya ilagay. Para nga madali nga lang din silang sunduin at ihatid. At the same time nga may mga nakakasabay nga rin sila ng mga kakilala namin. Tara, pasok muna tayo. Hello mga kamams. Ayan, super excited at sobrang na-surprise po ako sa lugar na to dahil after so many years, nakabalik din po ako dito sa aking school ng elementary at sobrang laki ng pagbabago at gulat na gulat talaga ako sa mga nakita ko dito dahil kung makikita nyo talaga, ang lalaki na ng mga building yung aking eskwelahan. Na walang-wala po talaga ito noong mga panahon na ako ay nag-aaral dito. Ngayon, napakaganda at napaka-fresh po ng lugar. Sobrang hindi po ako makapaniwala na ito yung dadap na namin. And hindi ko na-expect na ganito na pala kaganda itong school na to. Grabe. Ayan. Tutor ko po kayo dahil yung iba ay naikutan na madami. At hindi rin naman pwedeng magtagal kami dito kaya. Ayan. Watch nyo lang po. Ayan, nakikita nyo po. Nasa unahan na po yung court. Ang ganda ng court nila o talaga. Sobrang ganda talaga niya. At di ka talaga makakapaniwala sa eskwelahan na to dahil ang laki ng pinagbago niya. At ayan nga, mabuti nga at pinahintulutan nga kami ng gwardiya na pumasok. At mabuti na nga lang talaga ay may baong dahilan nga itong si ate. Kasi nga nung napunta nga kami nito, wala naman kaming dahilan kung bakit kami pupunta. Naisipan lang talaga naming bumalik at dumalaw nga rito sa aming dating eskwelahan. At nung may makaharap nga siya na isang teacher, ay tinanong kung ano nga ba yung pakay namin dito. At sinabi niya nga at tanungin niya nga lang kung kailan daw ang enrollan ng mga grade 1. Pero ang totoo nga talaga ay sinadya nga lang niyang sabihin yung para nga makapasok nga kami rito sa loob. O, diba? Para ng ate mo. At habang nandito na nga kami sa loob, isin naman talaga nga namin yung pag-ikot-ikot nga rito sa aming dating eskwela at sobrang ganda talaga ng aming mga nakikita sa paligid. Hindi ko nga rin talaga akalain na ganito kaganda ang dadatnan naming eskwela ha. Dahil nga 23 years din ang nakalipas. Noon kasi naalala ko talaga ay napakaliliit po talaga ng mga room dito. At kada grade nga ay 3 nga lang po ang section. Kaya naman ngayon talaga namang manghang-manga ako dahil nga ang lalaki talaga ng mga building. At in fairness, napaka-fresh po talaga rito dahil napakasarap. Sariwa ng hangin. At ang sisipag nga po pala ng mga taga-kantin dahil nga kahit wala naman po mga tao nang pumapasok dito ay ayan nga, meron pa rin silang mga paninda. Sayang nga lang dahil nga hindi nga namin nadatnan pa yung mga dati naming mga guro dito. Hindi ko na rin maalala kung sino-sino yung mga teacher ko noon pero kung makikita ko sila sa mukha, tandang-tanda ko talaga. Ang sabi nga pala ng mga taga-kantin ay halos lahat daw po ng mga dating teacher dito ay pa-resign na. Dahil nga po matatanda na nga talaga. Ang kagandahan lang talaga sa pagiging guro ay hanggat kaya mo
nga magturo. Kahit nga matanda ka na, ay pwedeng-pwede ka pa nga rin magturo. Kaya nga lagi ko nga sinasabi sa anak ko na kapag nga siya ay nakapag-college, piliin na nga lang din niyang magguro. Dahil magandang profesyon din naman ito. At may mga benepisyo rin namang matatangga. At kahit nga tumanda ka na at kayang-kaya mo pa naman din talagang magtrabaho, ay pwedeng-pwede pa talaga. Ikaw na nga lang ang kusang magre-resign pagka ayaw mo na. Oh, diba? Nakakatuwa rin naman ng ganitong profesyon. Dahil talaga namang hindi ka malilimutan ng iyong mga estudyante at babalik-balik ang kanila. Dahil alam naman natin ang ating mga guro ay nakatatak na yan sa ating mga isipan. Magmula pa tayo ay mga bata. Siyempre naman, isa rin naman sila sa mga humubog ng ating mga kamalayan noon. At isa sila sa dahilan kung bakit tayo natuto. At nakarating nga rin po sa ating mga dapat marating na landas. O diba, arte? Kaya talaga namang sobrang thankful ako sa mga teacher ko noon. Kaya naman nga sinabi ko nga sa aking sarili na balang araw ay babalik din ako sa eskwelahan na to. Kaya nga lang din kasi hindi nga rin natupan na dito mag-aral ang aking anak. Sayang lang din at hindi nga rin nakilala ng anak ko yung aking mga guro noon. Ang saya-saya lang sana pag nagkaganon. Bago niya. Ayan, uwi na po kami. Ganito na lang po ang ating vlog.